ay magsuri ka. Kasi yung reliyon mo mali. Reliyon na ang aral ay mali, hindi matatag, pinagbabago. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University and I'm very happy to see you once again. Kung ikaw po ay baguhan dito sa ating channel o tuloy po kayo dito po sa U3. Ang ating po ginagawa rito, tayo po ay nakikinig ng mga religious discussions, mga debates, mga sermon. And for this episode, this is actually a part 2 ng ating last po na episode. Kung maalala niyo po, ito nga po yung finiture natin, yung controversial na statement ni Pope Francis nung nasa Singapore yata siya noong September 14 at yung kanya nga pong statement saying that lahat daw ng mga relihiyon ay mga daanan daw or patungo sa Diyos. And of course, we were also able to compile mga Brother Eli po ng mga episodes bilang pagtugon dun nga po sa ideya kung bakit maraming relihiyon, daanan nga ba o parang path nga ba papunta sa isang direction, something like that. Sa aking background po sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Isang paalala po, hindi po ako kaanib ng MCGI, hindi rin po ako Roman Catholic, isa lamang po ako ang hamak po na video reactor, so sana po ay maintindihan nyo, I may agree, I may disagree, at I'm just trying my best to be a regular, neutral po na listener or viewer po ng mga videos na ito. Wala po akong intensyon na manakit po ng inyong damdamin or questionin ang inyong religious leader. Hindi po ako mangaral, isa lamang po akong video reactor. So kung okay na po ang lahat, samahan nyo po ako, sabayan niyo ako. Let us watch this video together. Let's go. Ang katanungan ko po lamang, Brother Eli, tungkol dun sa sinabi ng isang pastor way back 2002 nang nagkaroon ng Grand Bible Study sa Tabaco City. Nagbigay siya ng isang practical example. Sinabi niya, ang Diyos raw ay parang Maynila. Parang? Katulad ng Maynila. Mm. Then, ang mga relihiyon, katulad ng mga sasakyan, maraming mga sasakyan na gustong makapunta ng Maynila. Pwedeng mag-train, bus, jeep, marami. Halimbawa, Brother Eli, isa ka sa driver ng sasakyan. Ang unang katanungan, ano ba ang pagkakaiba ng sasakyang dinadala mo kumpara sa iba? Pangalawa, paano ka po ba nakakasiguro na ang mga pasahero mo ay makakapunta ng Maynila? Then, ano po ba ang pruweba nyo na ang paniniwalang tulad nito ay tunay at tamang daan patungo sa Diyos? Unang-una, itutuwid ko lang yung maling narinig mo dun sa pastor na sinasabi mo. Totoo, lahat ng sasakyan na papuntang Maynila, makakarating sa Maynila kahit mag-eroplano ka, mag-helicopter ka, masumakay ka sa bangka. Eh dahil sa Maynila, meron pong sa Ilog Pasig, sa may Malacanang, pwede nun pong yung water transportation eh. Pwede ka rin ang sumakay ng taxi, o sumakay ka sa train, makarating ka sa Maynila. Kung papunta sa Maynila ang pag-uusapan, di ba? Pero pag papunta sa langit ang pag-uusapan, walang maraming sasakyan. Pakinggan nyo sa 14:6 ng Juan. Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. O di, wala naman palang ibang sasakyan, kundi si Kristo. Ako ang daan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. E di maling example yon. Lahat ng sasakyan, pwede mong sakyan para makarating sa Maynila. Pero papunta sa Ama, isa lang ang paraan mo, si Kristo lang. Kaya, dapat kay Kristo ka lang dadaan. Siya lang ang susundin mo. Siya lang ang daan papunta sa Ama. Hindi marami. There is not a variety to choose from. Yung carrier to bring you to the Father. Si Kristo lang ang kaisa-isang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat ng paraan. Ngayon, ganito yon. Sabi ng iba, kahit karaw-asang reliyon, makakarating ka sa Diyos. Sabi nila, hindi rin po totoo yon.
Hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. 23:15 ni Mateo. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. Meron dadaling ka sa impyerno eh. Bikulin mo nga yan, Brad Mel. Herakman sa saindo, mga eskriba asin mga parisiyo, mga parasagin-sagin, huli tali nilibot nindo ang dagat asin ang daga sa paggibon nin sarong prosilito asin konsya iyuna ginigibon nindo siya na makadua pang aki nin impyerno kisa sa induman sana. Ay tanyo, merong mga maangaral yung miyembro nila ginagawa nilang makadalawang beses pang anak ng impyerno sa sama. Meron akong kilalang tao eh. Nung siya'y katoliko, tahimik siya. Nag-iglesia. Hindi ko na lang sasabihin kung ano iglesia. Alam niyo nangyari? Ano? Tumapang. At nakahanda raw siyang pumatay para sa iglesia niya. Biro mo, kung talaga ang natuklasan mong relihiyon ay totoo, ba't tinuruan kang pumatay? Diba? Eh sabi ni Kristo, sa mga Kristiyano, iibigin ninyo ang inyong kaaway. Walang sinabing patayin ninyo ang kaaway nyo. Oh. Kung tunay yung reliyong nakita mo, hindi ka matututo ng pagpatay. Di ba? Ang nakuha mo reliyon, gago! It's very direct yung sagot ni Brother Ellie, and I found it very fitting sa issue nga nung nasabi nga ni Pope Francis. And for this particular din po na ito ng Makasoriano episode na ang sinasabi daw sa isang parang pulong sa Tabaco Albay na sinasabi nga po na lahat naman daw no ng relihiyon ay parang sasakyan at lahat daw ay patungo sa Diyos. Yung kay Pope Francis naman na analogy is lahat naman ng relihiyon ay daan patungo sa Diyos. So sinasabi ni Brother Ellie, mali. Sa logic pa lang nga, no, sinasabi nga na Jesus is the way, doon pa lang. The way, you know, nag-iisang daan. So it's very direct, kahit nga po na matagal na po yung video na ito na atin po pinapanood, is nakakasagot pa rin doon po sa mga current issues po. But anyway, mga ka-U3, gusto ko rin pong i-mention dito na sinasabi nga ni Brother Ellie na mali, hindi lahat ng relihiyon diretso sa God. So I'm also expecting for the other videos, most likely he will be able to discuss na yung atin din po natutunan sa past po na video reaction. Nasabi niya po kasi ang mga rason kung bakit marami pong relihiyon ang naglipaan na po sa mundo is out of ignorance. Talagang walang alam, no? Hindi alam yung turo ni Kristo. Number two is yung sarili lamang, no? Na desire. And number three is yung discontentment. So, let's continue. Kagaguhan! Panluloko! Gaya ng ipinangangaral ng mga eskribas at pariseo nung una na ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno. Pero mo, aanib ka sa reliyong gagawin ka anak na impyerno? Pupunta ka ba sa langit noon? Impyerno, buta mo nun eh. Ano po ibig ko sabihin? Hindi pare-pareho lahat na relihiyon. Ngayon, sundan ko yung tanong mo, kapatid. Sabi mo, paano ako makakatiyak na makakarating ako sa Maynila? Ano? Unang-una, kung sasakay ka sa Maynila, hindi naman lahat ng bus sa Legazpi Terminal, eh, sasakyan mo. Wala, hindi naman lahat ng bus papunta sa Maynila eh. Meron siguro papunta sa Sorsogon. Meron papunta sa Gubat. Di ba? Meron papunta doon sa Naga. Hanggang Naga lang. Meron papunta sa Maynila. Unang-una man dapat gawin, pagpunta ka sa Maynila, tignan mo muna yung signboard ng bus. Manila. Yan. Oh. Pupunta ka sa Diyos. Tignan mo muna yung signboard. Ano ba iglesia yan? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay, sa Roma, punta mo niyan. Ang signboard mo, mali eh. Eh, gusto mong pumunta sa Diyos, anong signboard? Ang daladala ko, Iglesia ng Diyos. Yun ang daladala kong pananampalataya. Bakit? Sa paniniwala ko, ang may-ari ng iglesia ang Diyos. Eh, saan kita dadalhin? Yung signboard, dun papunta yun. Kaya nga, iglesia ng Diyos ang pinangangaral ko sa buong mundo. Oh.
Saan ka pupunta? Sa Diyos ka pupunta, eh. Di doon ka sumakay. Ang signboard Diyos eh. Meron ba tayong katunayan? Basa, 43:7 ng Isaias. Basahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan. Yaong aking ginawa. Ano yun sa Diyos? Ang bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang akin. Sa aking kaluwalhatian, yun ang aking inanyuan, yun ang aking ginawa. Yun sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi pwedeng yun sa Diyos, tatawagin mo sa pangalan ni Aglipay. O, sino sa inyo, Iglesia Aglipayano? O, e, biro mo na may kawawa ka na may tinawag ka sa pangalan ni Aglipay. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Meron naman dito, sa Legazpi, Lutheran. O, e, biro mo, tinatawag ka sa pangalan ni Martin Luther. Kung sa Diyos ka papunta, huwag kang papayag tawagin kang Luterano o Mormons. Huwag kang papayag Mormons ang tawag sa'yo. Pagka papunta ka sa Diyos, dapat yung pangalan niya ang nakakabit sa iyong hinaanibang reliyon. Yan dapat natin makita. Ang katunayan, kumuha pa tayo ng sitas ng Biblia. Sa Daniel 9:19. Basa. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko. Bakit? Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Saan daw ho tinatawag? Ang iyong tao... Thy people is called by thy name. Yon. Kaya ako, sigurado ako kung saan ko dadalin yung sasakay sa bus ko. Eh, ang signboard, Maynila. Eh, di nakakarating kami ng Maynila. Eh, sumakay ka, di mo tinignan yung signboard. Sumakay ka, ang signboard pala'y Gubat, Sorsogon. Ito ka, mapupunta sa Gubat. Hindi ba ganun yon, mga kapatid? Ganun lang yon. Yun ang isang masasabi ko, kapatid. Pong makapagtanong ngayong gabi ay mula po sa Macau kasama ni kapatid na Naris Naral. Tuloy po kayo dyan sa Macau, kapatid na Ramis. May kunting delay. Si kapatid na Princess Bautista, isa po siyang Katoliko. Magandang araw po. Ang tanong ko po, bakit po may iba't ibang mga relihiyon? Yun lang. Alam mo, kung sasagutin kitang mula sa Biblia, kapatid, huwag ka rin magagalit sana. Kasi yun ang pangkaraniwan. Pag sinasabi mo yung totoo, merong tao na hindi nag-iisip, nagagalit. 4:16 ng Galacia. Pakinggan mo, kapatid. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Sabi ni San Pablo, kapatid, nung nagsasabi siya ng katotohanan sa mga tao nung una, eh itinuturing siyang kaaway kasi kuminsan, yung sinasabi mo, kontra sa kanilang paniniwala, kontra sa kanilang kinagisnan, kontra sa kanilang mga iniisip, ituturing ka na agad na kaaway. Hindi po ako nakikipag-away kahit kanino. Matanda na ako. Pinagawa ko ito sa loob ng nakaraang 55 taon. 73 anyos na ako nang mag-umpisa akong mangaral, 19 anyos lang ako. Ngayon po ay 73 na ako. Ang ibig kong sabihin, paranasan ko na kasi, dito lang eh, merong galit na babae sa akin. Meron kasing nagtanong tungkol sa Katoliko. Kung yun daw bang
purgatorio nasa Biblia? Eh syempre, sasagot ako. Biblia, tinanong niya, di Biblia ang isasagot ko. Eh wala naman purgatorio kasi sa Biblia. Ah, nag-aalit yung isa, hindi naman siya nagtanong. Pero ang nagtanong, Katoliko, yung isang bisita, Katoliko rin. Bakit daw siya inaatake? Alam ko, kapatid, di kita inaatake. Nagtanong lang yung kapatid, kaya sinabi ko yung totoo. Sa iyong tanong, kapatid, ano, baka yung isasagot ko, magalit ka rin. Pinagpapauna ko na hindi sa akin manggagaling ang sagot. Bakit nagkaroon ng iba-ibang relihiyon, iba-ibang iglesia, iba-ibang mga sekta? Bakit? Anong dahilan sa Biblia? Basahin natin sa 24:4 ng Mateo. 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sabi ng ating Panginoong Hesus, merong magsisilitaw mga bulaang Kristo. Alam mo, kapatid, ano, yung salitang bulaang Kristo, ano yun? Kristong sinungaling. Yung salita kasing bulaan, yun ay malalim na Tagalog eh. Tagalog Bulacan yun eh. Yung bulaan, sinungaling, mandaraya. Ipinagpauna ng Panginoong Hesus, 2,000 taon na nakakalipas, may mga lilitaw na mga bulaang Kristo. At mga bulaang propeta, mga sinungaling din na mga ngaral, magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Anong layunin? Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang? Yung mga yan, magliligaw, kasangkapan yan ni Satanas para ang tao maligaw sa katotohanan. Tandaan mo kasi, meron dito sa mundo dalawang reality. Ang isang reality, merong katotohanan. Pero reality rin ang kasinungalingan, which is, dapat sana yung kasinungalingan must not be adapted as reality. Pero sa ating panahon, adapted na yung kasinungalingan to be reality. And there are people, merong mga tao, na kung alin pa yung kasinungalingan, yun pa para sa kanila ang totoo. Abasahin natin, 5:20 ni Isaias. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Ito mo, no? Sabi ng Biblia, meron pala mga tao, ganun ang mode of thinking. Yung masama, yun ang mabuti sa kanila. Yun namang mabuti, yun ang masama sa kanila. Kung alin yung maliwanag, yun ang dilim. At kung alin yung dilim, yun ang liwanag. Kung ano yung matamis, yun ang mapait. Maisip mo ito, kapatid, ano? Meron talagang ganun tao sa mundo. Dalawa ang reality. Merong mga tao na inaari niya yung dilim na liwanag, at merong mga tao na inaari niya yung mali na tama, at yung masama ay siyang mabuti. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya isang ano yan, isang fact, it's a fact that we are living in a world of two realities in life. Yung panig ng katotohanan at panig ng kasinungalingan. And sad to say, nakakalungkot, pero mga tao mas gusto pa ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Sa Tesalonica, ikalawang Tesalonica, 2:11-12.
At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Hey, kapatid na Daniel. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Kung napansin mo, kapatid na prinses, merong sinasabi si Pablo na mga tao na pinadadala sa kanila ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Eh, meron pala mga tao naniniwala sa kasinungalingan eh. Eh, yung bulaang propeta, sinungaling yon. Kaya, meron siyang tawag dito. Meron siyang grupo. Bulaang propeta o sinungaling na propeta, ang susunod sa kanya, yung mga taong naniniwala sa kasinungalingan. Ang sabi sa 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nalugod sa kalikuan. Okay, before we continue there, mga ka-U3. So far, ang tanong nga po is, very straightforward po na question, ano? Kasi usual po kasi dyan, ang tanong is, bakit maraming mga reliyon? At sa lahat ng mga reliyon na naglipa na sa mundo, ano ang tamang reliyon? But still, you know, yung answer ni Brother Eli, so ipinagpaunan niya na po na sana hindi masaktan, hindi magalit si Princess. The reality, mga ka-U3, sa isa pong content creation, maging po sa Usap-Usap University, ganun talaga. We face bashing, hindi lamang po sa isang side, both sides. Which begs us, of course, the question, bakit ganito ang ating lipunan? Bakit marami po sa atin may iba't ibang mga paniniwala? And sinasabi nga ni Brother Eli, eh sadly, ganun talaga dahil may mga tao na mga bulaan, ano, mga manluloko. At nasabi nga po sa sitas kanina na ang matamis, ano po, ay hindi na matamis sa kanilang panlasa. Ang liwanag ay naging dilim, ang dilim ay naging liwanag. But of course, in the perspective of logic, ito po yung tinatawag natin na false dichotomy, na the either or fallacy. Personally, I really believe na meron din pong nasa gitna. May mga tao na nagkaroon ng sarili nilang paniniwala, reliyon, o denomination. Hindi dahil sa sila ay likas na masama o talagang meron silang evil intention. I would like to believe also na may mga tao na talagang kulang lang talaga sa kaalaman at yung kanilang pagtatag ng kanilang own faith or belief system, ano po, is just a product of their own belief to reach God. But of course, ang mas marami po dyan, talagang intentional na panluloko. Yung iba dyan, they would call themselves as appointed son of God. Ang iba naman dyan, sila yung makabagong Messiah, sila yung mga apostol, sila yung mga makabagong Pedro or Timoteo or whatever. The religious point, however, of Brother Eli is very true. Kinakailangan nating maging wise sa ating mga kinaaaniban. Kasi nga po, especially with the promise of money or power, may mga tao talaga na iti-take advantage yan. Probably they would also do miracles, healing crusades, para po mainganyo yung mga tao na makianib sa kanilang samahan, mga ka-U3. Ayaw nila ng totoo. Kaya pag nakarinig sila ng katotohanan, tuturing kanilang kaaway, galit sila sa'yo. Mm-hmm. Internet, napakaraming galit sa akin, milyon. Wala naman akong ginawang masama, di naman nila ako kakilala. No? Eh, ganun ang nangyayari. Kasi, nagsasabi ko ng totoo, ayaw nila ng totoo. Gusto nila kasinungalingan, yung binobola, yung pinagsasabihan na, ang ganda mo. Ganon kasi tao eh, ang ganda mo. Eh kahit alam naman niya hindi siya maganda, tuwa naman siya dahil kasinungalingan yung sinasabi, tuwa siya. Eh pag ako sasabihin mo, maganda ako, di ko masyadong ano yun. Di ko masyadong appreciated. Kasi, hindi naman ako maganda eh. May nagsabi sa akin, ay, pogi mo. Ano kung tatanggapin nyo? Nakikita ko naman ang mukha ko. Hindi naman ako kagaya nung itsura nung mga magaganda talaga, gaya ng mga artista, no? Hindi naman. Parang,
ano kapatid na Daniel yung kawikaan na yon? May kawikaan ganun sa English eh. And the beauty is in the eye of the beholder? Kawikaan na yon. Ano, praise undeserved? Ah. Opo, he's a slander in disguise. Praise undeserved is slander in disguise. Ang papuri na hindi naman talaga totoo, hindi naman karapat-dapat, ay paninirang puri in disguise. Kaya, pagka ako, sasabihin ako, ay, ang pogi naman ni Brother Eli, tinan mo yan, oh. Tinan mo. Naka-side view, eh. hindi ako, para bang ang pakiramdam ko, binobola ako. Bakit? Mukha ba akong bubulahin? Hindi naman ako giniling na karne para... Bola-bola. Hindi ako giniling na karne para gawin bola-bola. Parang binobola mo ko yata pagka ganun. Ang punto ko, ikumpara mo kami, si kapatid na Daniel, pagtabihin mo yung retrato namin, eh, siya ang maganda lalaki, hindi ako. At saka, hindi siya nagpapapogi. Pogi siya talaga. Kaya ka ba, Sis Luz? Ay, opo naman, Pad Eli. Talaga namang guwapo naman talaga si kapatid na Daniel. Itabi mo pa siya doon sa ibang mga artista na, ewan ko paano naging artista. Ayun ko, kaya kung may nagsasabi na nagpapapogi siya, naiingit lang yon dahil siya, hindi siya pogi talaga. At wala siyang kapag-apag-asa maging pogi, kaya naiingit lang yung kay kapatid na Daniel. Oh, ang ibig ko sabihin lang, ano? Sana all pogi. Dapat yung totoo lang, dun lang tayo sa totoo. Pero pag ang nanay ko magsasabi na ako'y pogi, talagang maligaya ako, no? Kasi nanay ko yun. Wala namang nanay na yung anak niya, sinabi niya, pangit. Pagmahal mo rin lang yung anak mo, tinan mo yan. Wala. Meron kami rito problema, kapatid na Daniel. Sa audio. Yeah, sa audio. Okay, before we continue there, habang yun meron palang issue sa audio itong video na ito, gusto ko lang pong sabihin na just the fact na satisfied na sila, kumbaga ayaw na nila ng gulo pa, ayaw na nilang ikomplika pa yung kanilang mga buhay. Na-mention na rin po natin to sa past video episode po natin. For others, kung anong kinamulatan nilang liyot, doon na sila. For them, na kung mag-iiba pa sila tapos the rest of the household, for example, is sarado, sagrado, katoliko, ano po? Eh, para sa iba, bakit ko pa ikomplika yung sarili ko? Eh, ito na yung naging tradisyon namin. Ito yung kinamulatan na namin. So, sabi nga dun sa movie na ano, A Few Good Men, ano, ni Jack Nicholson, sabi niya, you can't handle the truth. Naalala ko rin nga po na for others, ng mga preachers noon po, sadly, naging delusional na yung kanilang paniniwala sa kanilang mga sekta, even paniniwala sa kanilang sariling kakayahan. They have grossly overestimated themselves and they try to convince themselves with a lie and telling this lie and convincing themselves many times that it is the truth, it becomes the truth for them. Diba? Yan nga po yung sabi ng propagandista na si Goebbels po ng National Socialist Party ni Hitler, ni Goebbels yan. Si Goebbels. Anyway, mga ka-youth, so hopefully we can continue with a better quality na, no, with this video. El. Opo, kapatid na El. May problema kami dito sa equipment. Kami din life, po. Life. Nawawala-wala. Siguro from a live po ito, no, na Bible exposition siguro, I think. Ah, wala talaga. Ayan. Naging focus na lang tuloy yung crowd data sa Macau. Pwede rin. Adulan mo na. Adulan mo na. Magawag mo na. Life. This is life. Shoutout po pala sa ating pong mga ka-youth dyan sa Macau, ha? Hello! Kasi, ayun na. Hello, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Nadidinig po namin kayo. Ayun na. Doon ang ibig kong, ang punto ko ron, kapatid na princess, ano?
bakit may iba-ibang relihiyon? Eh kasi maraming mga bulaang Kristo, bulaang propeta, nagturo ng iba yung isa, nagtayo ng sarili niya. Nagturo yung isa ng iba yung isa, nagtayo ng sarili. Nagkanya-kanya ngayon. Alam mo ba tawag dyan sa Biblia, kapatid na prinses? Bukod sa tinatawag yan sa Biblia na mga bulaang propeta at saka mga bulaang Kristo, mga sinungaling na Kristo, may iba pang tawag sa kanila. Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayun, makikita mo rito, no? Meron tinatawag sa Biblia mga asong matatakaw. Walang kabusugan. Sabi ng Biblia, ang mga ito, mga pastor. Pastor na hindi nakakaunawa. Mga pastor na walang alam sa salita ng Diyos. Pero nagpapastor. Ha? Nagtuturo sa iba. Pero walang alam. Maaari sabihin ni Sis Princess, pwede ba yun? Nagtuturo, walang alam. Pwede yun. Nangyayari nga ngayon yun eh. Napakarami dyan nagtuturo, walang alam sa Biblia eh. Oh, basahin natin ang 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yan ang dahilan kung bakit nagkamaraming relihiyon ngayon. Merong mga nagnanasang maging mga guro ng kautusan. Hindi nila natatalastas, hindi nila alam pati yung kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. They are desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Ang sabi sa Bisaya, nga naninguha sila aron mahimong mga magtutudlo sa kasuguan, bisan sila wala makasabot sa ilang ginapamulong kung sa gipamatud-an gayud nila. Kapampangan, pag nasandang maging talaturo king kautusan, agyang ere ata talastas inkare lamang sasabyan ni inkare lamang kaketamang patutuandang mitmong katiwalan. Kay Locano, At tarikagayanda, ti agbalin aman nursuro, tilinteg, idinto adida maawatan uray ti sa sawenda, uray ti paniknikanda asitatalged. Bicol sabi, nasinda buot magin para tukdo kan katugunan. Minsan dahi sinda nakakasabot kun ano ang sa sahindang tinataram ni kun ano ang sahindang pinapatutuohan. Yan. Makita mo, mayroong mga nagtuturo. Hindi niyan maalam eh. Gusto lang niya maging pastor, gusto lang maging guro, gusto lang umakay ng kapwa. Ang sabi ni Isaias, bawat isa para makinabang, ginawa nilang negosyo ang relihiyon, kapatid na prinses. Yan ang dahilan, ba't dumami relihiyon ngayon? Yung mga relihiyon ngayon, negosyo yan, negosyo. Yan, makita mo ha, Kalawang Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Doon, maliwanag, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Nakita mo, yung salitang kinakalakal, kung naintindihan mo kapatid, nininegosyo ang salita ng Diyos.
Nininegosyo ang pangalan ng Diyos. Nininegosyo ang relihiyon. Nininegosyo pati miyembro. Pakinggan mo, ha? Pero mga pastor ngayon, yung miyembro nila, kapital nila eh. Kapital ano? Para kumuha ng impluensya sa politiko. Pagka ang politiko gustong manalo, pupunta doon sa leader, hihingi ng basbas. Pagka binasbasan ka, ikaw ang iboboto ng miyembro niya, magkakaroon siya ng impluensya doon sa politikong kurap. Mga influence peddlers ang tawag dyan eh. Pagka meron na nanalo halimbawa yung politiko, meron na silang pabor. Lalagay sila sa costume, lalagay sila doon sa mga departamento ng gobyerno kung saan malakas ang lagay, maraming kawatan, etc. Ganyan na nangyayari sa mga relihiyon. Pati mga miyembro ginagawang kapital, ikalawang Pedro 2:3. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo ng hatid nga. Sa kasakiman sa mga pakunwaring salita, sinungalingan eh, ipapangalakal kayo. Ang sabi sa English, kapatid na Daniel, and through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you. Will make merchandise of you. Gagawin kang merchandise. Gagawin kang kapital ng pastor para mang impluensya, iboto ka, iboto yung politiko. Merong ganyang balita sa Pilipinas nung araw eh. Meron ka pa bang kopya niyan, Sis Luz? Sige, tinan nga po natin. Meron ba tayong maipapakita dyan? Ito po siguro, yung isa po, Brad Eli, ito nga nasa Abante. Mm-hmm. Ayan, Abante Tonight. Ito po ay Julio 2, 2002, ni Ray Marfil, pahina 3. Ayan, racket ng JMC iniladlad. Base sa 17 pahinang reklamo ni Arquiza, inialok sa kanya ng grupo ni Almeda ang bawat boto ng kanilang 1.7 milyong miyembro sa halagang 7 piso kada ulo, kapalit ang botong ibibigay para sa one-way party list. Pero ganyan balita eh, no? Ang totoo, parang hindi ako naniniwala yan eh, totoo eh. No? Pero parang gusto ko ring maniwala kasi may kilala akong grupo. Talagang ibinebenta yung may lumapit kasi sa akin senador. Senador yung kilala nyo halos lahat yun, lahat ng tao sa Pilipinas. Mabuting senador yun. Lumapit siya sa akin. Kaili, asa apalit ako nun. Pinintahan niya ako dun sa aking office sa taas, sa second floor ng bahay ko. Kaili, sana ako ng tulong sa'yo eh. O sige po, ako, senador. Kung ano maitutulong ko, unang una, magkaano tayo rito, ako. Magkalapit lang tayo, kapitbahay lang tayo. Ano po maitulong ko? Lumapit kasi ako dun sa isang iglesia, sabi niya. Humingi ako ng tulong para matulungan akong mangampanya sa mga miyembro nila. Ang sabi sa akin ng ministro, pwede ka ba ikang mag-ambag para sa iglesia? Sabi naman daw niya, opo naman. Buong puso po akong mag-aambag, sabi. Nung tanong niya, saan ko po ibibigay ang ambag? At magkano? Doon po ba sa pagsamba o sa kapilya? Parang ganun. Hindi pwede ron, sabi na unong ministro. Bakit? Mahahalata. Bakit? Magkano po ba iaambag ko? Kung meron kay ka 50 milyon, mas magaling. Wow. Ako eh, Cabradelli, napa-atras ako. Hindi ko kaya 50 milyon. Tapos ka ako pumunta ka rito sa akin. Magkano kaya mo? Sabi kong ganun.
Natawa. Sabi ko, sige, huwag kang mag-alala, ako senador. Tulungan kita. Pero, tandaan mo, kahit ano, huwag kang magbibigay sa akin. Pag nagbigay ka, hindi kita tutulungan. Pero kung di ka magbibigay, tutulungan kita. Kasi, yan ka ako mga kandidatong naglalagay sa mga religious leader, yan ang mga bandang huli nangungulimbat sa kabanang bayan. Before we continue mga ka-U3, siguro baka sasabihin din po ni Brother Eli later on in this video, pero ano po kaya ang tinutukoy ni Brother Eli na pagtulong dito sa senador na ito? Kasi ang konteksto po ay pangangampanya daw nung eto nga pong kilala, no, mabuti daw po na senador sa isang iglesia. And then sinasabi ni Brother Eli, you don't have to give anything. Pero ang ibig sabihin po ba nito sa MCGI po ay meron pong mga senador na ini-endorse? Ganun po ba? Tama po bang aking pagkakaintindi mga ka-U3? Lalo na po sa MCGI member po? O iba po ang tinutukoy ni Brother Eli dito na pagtulong na hindi pag-i-endorso? So, hindi pa po klaro sa akin yung sinasabi po ni Brother Eli na pagtulong niya dito po sa senador. But anyway, isa po talaga yun sa mga pinaka-confusing and puzzling thing about politics, dahil po kung iisipin mo, ang laki po ng ginagastos ng mga politiko at ng mga supporters po ng mga politiko para manalo nga po sila ng mga vote buying at iba pang mga strategy. Iisipin mo, magkano lang din naman yung sahod ng isang senador o isang politician. So, ibig sabihin, meron talagang paraan na para mabawi nila yung kanilang mga ginastos, at yun nga po ay sa pamamagitan nga po ng pandarambong at pagnako po sa kabayan ng bayan. So, baliktad eh, no? Yung mga mabubuting mga politiko, yun ang very, very rare. At yung mga masamang mga politiko at mga kawatan, yun po ang mas popular, yun po ang mas nananalo, at yun po ang tinatangkilik ng ating mga kababayan. And very recently, di ba, nag-file na ng kanilang mga candidacy a couple of days back, yung mga gustong tumakbo for the next election. So, sa totoo lang po, I don't see any big difference mga kayuti. Sana po ay mapili po natin ng mahusay yung atin pong mga leader. Pabawiin nila yung binigay nila sa ministro. Yep. Merong ganon. Sabi ni San Pedro, sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Gagawin kayong merchandise. Kaya dumami relihiyon. Ganito yan, para maintindihan mo ako, kapatid na prinsesa. Nung araw, bata pa ako, hindi ka pa tao noon. Siguro, hindi ka pa tao. 29 ka pa lang eh. Nung bata ako, ang aming nabibiling soft drinks, bata ako noon, Royal True Orange, Pepsi, saka Coke, at saka yung isang parang health drink nung araw, yung tsokolate. Ang tawag doon, Choco Bim. Bata ako noon. Ngayon, wala na yata yung Choco Bim eh. Apat lang, pwede mong pagpilian noon. Pepsi Cola, Coca-Cola, at saka Royal True Orange, at saka pala yung 7-Up. Noong pampanahon na may 7-Up na. Yun lang, mga pagpipilian mo. Ngayon, tanungin mo ako, ba't po dumami ang mga inumin ngayon? Dahil pera, negosyo. Dumami, malakas pagkakitaan, di ba? Malakas pagkakitaan ng soft drinks. Mga kung ano-anong inumin. Hindi ko na nga ngayon alam kung ano mga inumin na yan eh. Pinas, dito sa kinalalagyan ko sa Brazil, napakaraming inumin dito. Mamimili ka. Hindi mo nga matatandaan eh. Ganon din ang mga serbesa, mga kung ano-anong alak. Malakas kasing pagkakitaan. Parang relihiyon, kapatid na prinses. Kung malakas magpasok ng pera, lalo na yung mga nadadaya ng pastor, nagkanya-kanya ngayon. Naintindihan mo yung kapatid na prinses? Wala po kaming narinig, kapatid na prinses. Yan, wala pong audio kayo. Opo, naintindihan ko po. Thank you po. Sa Zamboanga City,
dito po sa Zamboanga. Nakakonect na ba tayo? Zamboanga! Magandang umaga po, Brother Eli. Ito po ang tanong ko po. May sasalo po ba ng reliyon? Kung oo, anong reliyon po ito? Bakit? Parang kulang yung tanong. May sasalba po ba ng reliyon? Ang alin? Hindi kumpleto yung tanong mo, kapatid eh. Alin ang maisasalba ng reliyon? Ang alin ba ang maisasalba? Ang tanong niya po ay maisasalba ba o maililigtas ba tayo ng reliyon? Mm. O kung oo, anong reliyon ang mapaliligtas at bakit? Yung kasi po. Hindi ganun ang narinig ko eh. Wala naman tayo kanina. Sabi lang kanina, maisasalba ba ng reliyon? Wala naman sinabing tayo, no? Mm-hmm. Ngayon, kumpleto na. Mm-hmm. Alam mo kapatid, ang kaligtasan nating mga tao, nasa pagsunod kay Kristo. Nasa pagsunod kay Kristo. Ang susundin kay Kristo, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga aral. 2:6 ng Kolosas hanggang 7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ayon, na sumasagana. Natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Kung paano yung turo, ganun tayo dapat sumunod kay Kristo. Kung ano yung turo. Alam mo, ang isa sa itinuro ni Kristo, yung tunay na relihiyon. Bahagi ng turo ni Kristo, ang tunay na relihiyon. Hindi kayang tutulan niya ng kahit na sino pa na si Kristo'y nagturo ng tunay na relihiyon. At ang relihiyong itinuro niya, ay itinuro niya sa loob ng iglesia na nasa Biblia. Doon niya itinuro ang tunay na relihiyon. Ang kahulugan ng relihiyon, kapatid, ay pagsamba. Ang relihiyon ay pagsamba. Yung salitang treiskia sa salitang Biblia ng Griego, ang kahulugan ay pagsamba o paglilingkod sa Diyos. Kaya ang tunay na relihiyon ay ang tunay na pagsamba na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Lagay natin sa screen yung salitang relihiyon sa Griego ay treiskia. Kung ano ang kahulugan ng treiskia? Treiskia sa Griego, from a derivative of G2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Sinonimo, treiskia, ceremonial observance, religion, worshiping o pagsamba. Kaya ang tunay na relihiyon, itinuro ni Kristo sa loob ng iglesia. Yung iglesia ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Eh, kinalulungkot ko lang, hindi yun yung iglesia ni Armstrong. Ano? Na inaniban mo. Kasi yung inaniban mo na Worldwide Church of God, maraming mga aral na mali. Si Herbert Armstrong at saka si Ted Garner Armstrong, nagtayo ngayon ng sarili niya yung kanyang anak. Ang itinayo naman niya, yung Intercontinental Church of God. Yung sa tatay niya, yung Worldwide Church of God. Yan hindi pwedeng totoo yung iglesyang dalawa na yan eh. Alam mo kung bakit? Doon sa unang Timoteo 3:5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kung talagang si Armstrong ay sa Diyos, dapat anak niya pa naman yun, di ba? Dapat mamahala siya sa kanyang sariling sambahayan. Bakit sila ay mag-ama ay nag-away pa? Nagbukod pa ng relihiyon. Yung mga miyembro nila ituloy, naghati-hati. Kaya awan, nag-deteriorate yan eh. Yan ang naaniban mo dyan sa Zamboanga. Kakaawa ka naman kapatid, ay magsuri ka.
kasi yung reliyon mo mali. Reliyon na ang aral ay mali, hindi matatag, pinagbabago. Nung mamatay si Armstrong, mga binago ng mga sumunod, binago ng binago yung aral na itinuro ni Armstrong. Binasa ko kasaysayan niya, nalulungkot din ako dahil nakakaawa naman yung matanda na 90 taon siya nung mamatay mahigit eh. Yung mga aral na pinagtuturo niya na nung nabuhay siya, eh hindi naman tinututulan ng mga ministro. Pagkamatay niya, saka tinutulan. Hindi dun sa harap ng matanda tinutulan para nagkaalam-alam. Ayun, nagkabukod-bukod, nagkahiwa-hiwalay. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, sa Biblia, ang tunay na relihiyon ay tunay na pagsamba sa Diyos. Itinuturo yan ni Kristo sa loob ng iglesia na nakasulat sa Biblia. Yun ang iglesia ng Diyos. Pero hindi yun yung iglesia ang naaniban mo kasi yung iglesia ang naaniban mo, ang aral, hindi kumpletong nakabase sa Biblia. Mauubos lang ang oras pagka iisa-isahin ko eh. Kagaya nung inyong ikapo, meron kayong ikapo, wala naman sa bagong tipan yan eh. Hindi yan ang utos ng Diyos sa bagong tipan. Meron kayong pangingili ng Sabado para kayong Sabadista. Eh mahaba lang na usapin kaya hindi ko na, I will not touch on that dahil napakahaba niyan. Pero ang sagot ko sa iyo, kung ang relihiyon ba ay makakasalba, ang makakapagsalba si Kristo. Pero ang pagkasalba o ang pagkaligtas, kung susunod ka kay Kristo. Ang susundin mo kay Kristo yung turo. Isa sa turo ni Kristo, yung tunay o tamang relihiyon o pagsamba. Kaya bahagi yon ng ikaliligtas mo. Pag inalis mo yon, hindi ka maliligtas. Kasi hindi ka sumusunod na buo kay Kristo. Dahil ang tunay na relihiyon, bahagi ng turo ni Kristo. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay, babalik po kayo ulit. At sana ay makasama pa namin kayo sa mga darating na Bible Exposition kung loloobin ng Diyos. Okay, mga kayuti. So, dyan na naman po natatapos ang ating episode ngayon. And, kamusta po? Siguro may magko-comment na naman po dyan, bitin. But anyway, mga kayuti, maraming salamat po sa pagsama. Alam ko po, marami po sa inyo, busy din po. Malamang po ay may ginagawa pa po kayo. Ang iba naman, habang kumakain, nanonood po ng U3. Maraming salamat po. We have more than 151,000 subscribers na po sa U3. So, hindi ko na po kayang ulitin po lahat po ng aking mga input or mga reaction dahil nga po, we are watching this in real time. And also for the first time. Pero gusto ko lang po i-point out, napakaganda pong punto yung sinabi ni Brother Ellie. Kanina po sa may last part po, ang makakasave, technically hindi relihiyon, dahil ang makakasave naman talaga sa atin, Jesus Christ. Pero, parte ng kanyang katuruan, ang relihiyon. At dahil parte ng ating duty, kumbaga, ang pagsunod sa kanyang mga utos, so kinakailangan natin mapabilang sa tamang relihiyon. Yun po ang line of thinking ni Brother Ellie. Gusto ko din pong sabihin na I think it was in one of the video reactions that we had, liban pa po sa pagsunod, ang alam ko po is may kaakibat yan na pagtupad. So, pagsunod at pagtupad. Follow, obey, plus execute. Yung ano yung ating mga natututunan, kinakailangan nating sundin yung mga utos at ating tuparin. Isa rin interesting po sa akin na fact na nasabi ni Brother Ellie, yung sa original po na Greek, no, ng salitang relihiyon, ang ibig sabihin niyan is pagsamba or paglilingkod sa Diyos. Ayan, na-mention po ni Brother Ellie. Although, I'm very curious kung meron po bang access ang mga members po ng Church of God or MCGI nga po sa malawak na library ni Brother Ellie. Ako sa na pwedeng maka-access, Dahil I just can't imagine how much learning we can get if this will be open to the public. Gusto ko rin pong malaman kung meron pong branch sa MCGI na kung saan nag-aaral deeply into Hebrew, Aramaic, or for example, Greek. Kasi in my understanding, the deep learning we can get when we have biblical scholars. Talagang eksperto sa mga lingwaheng ito. Kasi ang isang concern ko po is if we rely too much, for example, on the internet, especially on the available resources lamang, without biblical or more deep scholarly po na learning or academic po na learning in its native text. And I think there could be some issues with translations, mga kayuthri. So I think it would be more reliable. Not saying that Brother Ellie is not reliable, pero I think it would be more reliable kung merong branch, kumbaga, ng isang particular na sekta na talagang tumututok dun sa original na native text. Dahil naalala ko po, meron po tayong mga commenters po na base po, for example, sa Greece, na nagsasabi na ito yung mas tamang pronunciation, ito yung mas tamang meaning niya, something like that.
yung mga native speakers po talaga ng mga lingwahe na ito. Anyway, going back, I find that the answers of Brother Eli, of course, for the past two episodes, more consistent mga kayo three. At syempre, yung sinabi po ni Pope Francis na all paths daw to God yung mga reliyon. I don't agree with it, honestly. Dahil may mga loko-loko din po mga reliyon. Ano po, dahil may mga talagang unreliable na mga reliyon po na ginawa lang din ng mga tao. So I don't agree with it, but I do get the reason why he said that. Dahil na siya ay nasa parang inter-religious kasi na dialogue. And syempre, you know, to please others and to not cause hate, eh, sasabihin niya na, you know, we should be united and all of these religions and beliefs all lead to God. So ano masasabi niyo dito mga kayuti? Did you like this episode? At syempre, gusto ko pong malaman kung ano pong nasa isip po ninyo, ano pong inyong komento. Please type it below mga kayuti. Lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. And if you like these kinds of contents, nanonood, nagbibigay ng reaction sa mga religious contents, mga preachers, or kung meron kayong mga video request, please don't forget to subscribe, send us the message, or send us the link dun po sa Facebook page po natin. And if you don't like this video, you can put this video here. We also have a playlist here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.